Pinamagatan ko pala itong Japanese treasure, welcome sign of positive area. Assessment 169. Maswerte ang grupo na ito mga ka-teach na mabibigyan natin ng assessment base dito sa science area niya. Ayan o, klarong-klaro mga ka-teach. At bago natin ituloy ito mga ka-teach, sana huwag makalimot mag-subscribe dito sa YouTube channel kong Kodre de Remimes. Dito lang mga madam at mga sir, maraming salamat sa inyong lahat. Ganon din dito sa Facebook page kong Kodre de Official. Mag-like and follow lang dito mga madam at mga sir. Maraming salamat ulit sa inyong lahat. Ngayon, umpisahan na natin. Ganito yan, lalo na sa may-ari ng sign na ito, makinig kang maigi sir. Ang content na ito, pinamagatan kong welcome sign of positive area base dito sa sign mo na ito. Kung mapapansin nating maigi mga ka-teach, napakaganda ang sign sa area ni sir. Ang hugis pa lang ng bato ito. Ang hugis pa lang ng batong ito. Ayan yung pinakahugis niya. At naka-engrave ang mga sign dito mismo sa pinaka-flat na area. Napakaganda nito. Kaya pasok ito sa mga welcome sign. At dito tayo sa kabila, lapitan natin. Ayan siya mga ka-teach. Parang pormang bahay. Ayan siya oh. Parang pormang bahay. Replika lang naman ito eh. Sa area. Ayan. Kung saan may cross dito sa gitna. Babasahin natin ang ibig sabihin nito. Isa-isahin natin to. At may box pa na parihaba. Ito yung pinaka-box niya oh. Ito na yung deposit sa area. At mayroon pa ditong X. Ibibigay ko ngayon ang anong mga ibig sabihin nito. Sa kabilang dako, sa baba, mapapansin natin, may naka-engrave dyan. At may naka-engrave din dito na ibang karakter. Ganun din dito sa kabilang dako, sa may taas, may naka-engrave din, mapapansin ninyo. Dalawang guhit. Ayan. Ngayon, tanggalin muna natin lahat ulit. Ang assessment reading ko dito sa unang sign, sir, makinig kang maigi. Itong triangle na ito, ito yung pinaka number 1 natin. Kung saan may guhit na tatlo. Saan yung pinaka puti? Para klaro talaga mga ka-teach. Isa, dalawa, tatlo. Ito yung pinaka number 1 natin. Ang ibig sabihin nito, sir, malaking bato na nakaharang sa sapa. Base dito sa pagka-triangle niya, itong green na ito, malaking bato ito eh. Sintiring-biring, tatlong guhit, sapa. Yan ang pinaka-meaning sa sign na yan na nilagay sa taas. At ipagdugtong natin, tumagos ang pinakaguhit dito. Tanggalin mo natin yung ano. Tumagos yung pinakaguhit yan. Ang pinakapangalawang meaning nito, sir. Ayan. Ang batong yan, may tinukod na magkabila ang bato. Itong dalawang ito, tinukuran siya. Ibig sabihin, sa madaling salita, sign na yan ng sliding boulder trap. Itong dalawang bato na ito, kung saan mahahanap mo siya sa gitna ng sapa. At kung mahanap mo na ang batong yan, at ang pinakailalim, kung mapapansin natin mga ka-teach, nandito yung pinaka cross niya. Gumamit tayo ng ibang kulay na maklaro talaga. Ayan, itong cross na to. Ang pinaka-meaning itong cross na ito, sir. Sana yung kuligo ko. Close tunnel or cave. Water entrance.
Ayan. Sa madaling salita, sir, nandyan pala ang pinaka-entrada ng tunnel or cave dito sa cross na ito. Kung saan, makikita mo siya sa gitna ng sapa. Ulitin ko ulit. Sa gitna ng sapa na may malaking bato na may nakatukod. Ibig sabihin, para siyang may paa na tinukuran. Sa ilalim niyan, nandyan yung pinaka-entrance ng tunnel or cave. Pero, nasa tubig talaga or water entrance. Ayan ang meaning ng tatlong ito. Isa, bali apat na pala ito. Kasi ang pinaka-triangle na ito, bato ito na malaki na nakaharang sa sapa. Itong tatlong puti na ito, ibig sabihin, sapa. Pangalawa na. Itong paa niya sa pinakabahay niya, ibig sabihin, sliding boulder, tinukod. At ito yung cross, ang pangapat, ito naman yung entrada ng pinaka-entrance ng pinaka-cave or tunnel, pero nasa matubig na area. Alam nga, nasa sapa, automatic talaga. Tama yung sinabi sa mga sign or base sa pagka-engrave nila. Tama talaga. Base dito sa mga kodigo na sinusundan ko. Ngayon, dito naman tayo sa pinakababa niya. Ayan, ang pinaka deposit box. Ang lima yan. Yan yung pinaka deposito, sir. Nasa ilalim ng cave or, pag napasok mo na, nasa ilalim ng cave or tunnel. At ito yung pinaka panglima natin. Itong X na ito. Gumamit tayo ng ano, ibang kulay. Itong X na ito, ito yung tipong fixed point of treasure site. Naka-fix ang treasure site na yan base dito sa plastada sa area mo. Ang pinakamagandang gawin mo dito, sir, pumunta ka sa sapa. O alam ko may sapa dyan sa baba. Doon, pumunta ka. Ngayon, hanapin mo ang matubig na area at kung saan may batong malaki na may nakatukod. Parang style siya ganyan to, sir. Gumamit tayo ng ibang kulay para maintindihan talaga ninyo. Parang ganito siya, batong malaki. Pagdating sa ilalim niya, mapapansin mo yan, may nakatukod dito sa kabila. Or ganito ang forma niya. Ganyan. Nasa gitna ng sapa ang batong yan na ganito ang pwisto. Yun ang hanapin mo. At nandyan yung pinaka-entrada ng tunnel niya, papasok sa ilalim. At kung mabuksan mo na ang tunnel or cave, down ka lang pa ilalim, nandyan yung pinaka-deposito sa ilalim. Down lang. Ayan yung pinaka-assessment ko dito sa buong sign mo na ito. Itong sign mo na ito lahat. Ngayon, mapapansin natin, balikan natin itong maliit. Kung saan sinasabi dito ay islant. Islant ka dito, sir. Base dito sa sign na ito. Itong dalawang guhit na ito. Isa, dalawa. Islant ka, papunta doon kasi nagbibigay siya ng direction na pumunta ka doon. Yung lodlock position niya, papunta dyan. Yan ang pinaka direction na sinabi niya base dito sa welcome sign na ito. Ang matatamaan mo na ito ay itong sign na ito. Ito. Malaki masyado. Lito natin. Ito. At saka may sign pa nito sa kilid. Bali, dalawang sign yan sila. Pero ang reference area na sinasabi, nasa baba banda, papunta dyan sa sapa. At meron talagang mga sign dyan na sasalo para papuntahin ka sa pinakagitna ng sapa. At dito tayo sa kabila. Ayan siya, mga katiitso. Yung pinaka buong sign niya na naka engrave lahat. At ngayon dito tayo sa pinakakabila. Ayan siya, mga katiitso. Ang ibig sabihin nito, sir,
sa sign na ito, itong nasa taas, ito, nagsasabi na ito na, asa na yung kodigo ko? Combination meaning pala ito, sir, ng area at ang deposito. Base diyan sa sign na yan. Ulitin natin ulit. Dalawang meaning ang sinasabi nito. Gumamit tayo ng ibang kulay. Unang meaning, ang deposito na nakalagay sa area ay mga jewelry or alahas. May kasama siyang at may kasama siyang precious stones. Ang pangalawang meaning naman niya ay nakapanig sa east part. Sa madaling salita, dito sa batong ito, magkumpas ka. Tumbukid mo agad ang parting east dahil doon ka pinapapunta. At dito naman tayo sa pangalawa. Pag mga ganitong mga sign, mga katiits, parang double X, isa, malakihan natin masyado, isa, dalawa, ayan, dalawa sila. Nangangahulugan ito, mga katiits, na dalawang party ang deposito sa area ni sir. Base dito sa pagka-X niya. Subalit, may another meaning din siya or combination na double arrow. Ayan. Kung saan nakalagay sa code na below or upper side. Gumamit tayo ng ibang kulay para maganda talaga. Ulitin natin uli. Below. Ito yung pinaka-below niya. Uy. Ayan. Below or upper side. Ngayon, kung pagbasihan natin ang below, ang tinuturo naman niya ay itong sign na ito. Kung saan ang meaning nito, mga katiits, nagpapahiwatig ito na may cave ang area ni sir sa bandang baba. Ngayon, kung balikan natin ang unang na-reading natin, at dito yan, mga katiits, sa harapan, ayan siya. Matatandaan natin, kasama ito sa pinaka ginawang welcome sign. Ulitin ko ulit, ah, para maintindihan talaga ninyo, mga katiits. Ayan, itong batong nag-isa, nandyan nakaukit ang lahat ng sign. Ibig sabihin, sir, ang isang target pala na sinabi ko kanina na may tukod na ganitong estilo, malaking bato na sa gitna ng sapa, gitna siya ng sapa na madadaanan ng tubig. Gumamit ng ibang kulay. Ayan. Madadaanan ng tubig sa gitna ng sapa. Itong ginuhit ko na ito, ayan, bato yan na malaki. Tulad ng sinabi ko kanina, may nakatukod sa kanya na parang paa. At nasa gitna ang pinaka entrance ko, kung saan nasabi ko rin kanina na yung cross, yun yung pinaka entrance niya papasok. Papasok diyan yung pinaka entrance. Matatagpuan mo pala ito, sir. Makikita mo ito, ang cave. Hindi na ito tunnel, sir, dahil supporting sign. Base dito sa nabasa natin, cave ang indicator niya, hindi tunnel, cave. Makikita mo pala ito, sir, sa baba ng batong ito, dito na area. Ayan, sa baba doon, sir, hanapin mo ang malaking bato na may nakatukod. Yung bato na yon, nasa gitna siya ng sapa at tinukuran siya na ng dalawang bato na parang paa. Nandito sa baba na area, sir, ang isang parte ng deposito. Ganun pa man,
may isa pa rin kung saan nasa taas. Yan ang pinaka-final assessment rating ko dito sa buong sign mo na ito. Ayan. At sa kabila naman tayo mga katits, masusundan talaga ang mga sign base dito sa pagbasa ng mga tulad nito. Sa video, kung mapapansin niyo kanina mga katits, ang ano na ito, guhit na ito, wala to sa video mga katits, ito lang. Ibig sabihin nito sir, dalawa ang ibig sabihin nito eh. Itong padaya mo na ito, ibig sabihin yan, ang pinaka-general mini ito, box. Box ng, alam naman natin, box ng deposit. At ang direksyon na sinasabi niya, papunta ka dito sa gilid. Ayan. Kung saan sinuportahan siya dito sa sign na ito. Ito, paganyan. Ayan, yung sumuporta sa kanya. At ang meaning naman ito, ang meaning ito mga katits ay, asaan na yung kodigo ko? Object inside. Ayan sir. Sa madaling salita, ang area na yan, may sinasabi na siyang ang object nasa loob. Kung papansinin natin maigi, baka yun na yung sinasabi ko kanina na may malaking bato. Ulitin ko ulit kasi ito yung talagang pinakamagandang hanapin dahil entrance. Pag hindi mo makuha ang entrance, hindi mo makukuha ang pinaka-target at hindi mo masusundan papunta sa ilalim. Ito na siguro ang area niya sir na sinasabi niyang object inside na kailangan mong pasukin. Malapit siguro dito sa mga sign na ito kung saan nagtuturo siya sa pababa or maghanap ka pa ng ibang sign sa kabila. Pero base dito sa sign na ito, hindi na magkalayo ang sinasabi niyang batong malaki na may paan na tinukod at doon ka papasok sa ilalim. Kung saan matatamaan mo ang pinaka-entrada ng cave, hindi yung tunnel cave. At matatamaan mo rin ang depositong nakabox. At dito tayo sa kabila. Ito naman, kung mapapansin natin, arrowy lang to eh. Ang sign na ito. Nagpapasunod lang ito sir kung ano ang mayroon sa unahan. Base dito sa sign na ito, sundan mo lang. Yan lang ang assessment reading ko dito sa sign mo na ito. Mga supporting sign lang ito mga katits na nagpapasunod. Na kailangan mong bantayan dyan sa unahan at kailangan mong pansinin kung anong mayroon. At dito naman tayo. Ito ang pinakamaganda. Ang sign marker na ito sir, nangunguhulugan ito ng isang guhit, dalawang guhit, tatlo, apat, lima, anim. Ayan. Ang pinaka-general meaning nito sir ay hagdanan or hagdan. Ibig sabihin, may hagdan pala yung ano na yan. Cave na yan, papasok sa ilalim. Pag nakuha mo na yung pinaka-entrada at mabuksan mo na siya, ibig sabihin, may hagdan kang matatamaan. Magandang hagdan yan sir. Papunta sa mismong cave na yan. Yan ang general meaning dito sa sign mo na ito. Ayan. Legit marker talaga ito mga katits. Magandang basahin ang mga legit marker at masusundan natin kung ano ang kasunod ng mga sign niya base sa mga markang ito mga katits. Ganun ang pag-treasure. Kailangan mong busisihin. Kailangan natin alamin at lawakan natin ang ating isipan kung ano ang mga nang sa ganun malaman natin ang ibig sabihin ng mga marka na iniwan nila. Ayan. At dito tayo. Ay okay, tapos na pala tayo mga katits. Sa pagtatapos sa content natin ito, sana may nakuha kayong mga simpleng idea at may apply ninyo sa bawat area ninyo mga katits. Uulitin ko ulit, maraming salamat and God bless sa inyong lahat. Thank you mga madam at mga sir.